Parang ano pa kami noon, hindi pa kami sigurado ni Direk kung talagang isushoot namin talaga doon kasi talagang maliwanag siya as in. Tapos yung sa kabilang ano niya, kabilang building is bar. Halos kasing taas lang din nung ano nung pagkikitan namin. So sabi ko, Direk, kakayanin kaya natin to. So meron din kasing mga tao din sa baba. Talagang sobrang liwanag niya. Sabi ko, Direk, kaya ba natin to? Kaya ba to? Kaya ba to? Sabi ko, sige na nga, ipush na lang natin pa dito sa film na to. Kasi maganda rin actually talaga yung shot ng ano na yon, ng eksena na yon. Kaya, sige, Direk, kaya natin to. So, he doesn't do that. Pero, marami po siyang kilala na ginagawa din. And then, he was the one who taught me kung saan sila usually tumatamay, kung saan sila kumukuha ng mga clients. And then, may nakausap din po ako na previous client na na-offeran po ng ganun, na parang may binibili lang siyang unit and then yun na po yung ino-offer sa kanya. And then tinanong ko siya, usually, saan ba nagaganap yung mga ganyan? Tapos sinabi niya po sa akin, so madalas mga ganito, ganito, ganito. So yun po, doon ko nakuha yung idea para dito sa film, kung paano namin itatahi sa story. Personally, well, lahat naman siguro tayo, no? Ayaw natin na magkaroon ng prostitution sa lugar natin dahil we know the effects, we know the consequences it might cause to women. Ang nangyayari lang kasi ngayon, nagiging inevitable siya because of circumstances na hindi naman binibigyan ng attention or ng action kung ano yung mga nagko-cause doon sa mga decisions nila na mag-prostitute. So, what do we it's going to be a very long discussion. Balik, baka pumunta pa tayo sa education, sa employment, and all. But the thing is, it exists right now. And with this story, with showroom, what I like about this is kasi ginagawa nilang tao, very humane kasi yung mga characters. And we empathize. We feel with them. Bakit nila ito kailangang gawin. And it's very humanistic. Medyo malalim yung nasa personal level kasi siya. Ako din naman kasi sa mga pelikula ko, nagkaroon din ako ng pelikulang ganyan before, yung gasping for 1-2-3 gasping for air, mga prostitute din yung mga yon. Pero yung kagaya na sinasabi ni Queenie kanina, we don't judge them. We observe them, we understand them, we empathize with them because in the end they're still human beings, they're still characters. And ipapakita yon ng showroom. Sa pelikulang ito, ipapakita niya kung itong mga women na to ay bakit sila tao, kung bakit sila kung bakit sila may struggles, kung bakit sila may dream, kung bakit sila may actions. And with your question, is it empowering? Yes, because it's not very easy for them na pagdaanan yung kanilang kailangan gawin, but they do them for their loved ones, for something greater other than themselves. So, yes, it's struggling. Yes, they suffer the consequence of being judged. Bumababa yung tingin, yung dignity nila. Pero for something greater, like nasabi ni Rob kanina, may anak siya or si Queen na may mga pangarap siya na that makes her human. So, it's a test kung ano, it's a test for these two female characters, kung hanggang saan nila ipupush yung mga sarili nila para sa mga bagay na kailangan nila. Next, we have Sir Alan. Yeah, yung question ko is ano, for Direk muna. Parang sabi nga, this is your first time to do ano movie dito sa Viva Max ng ganitong genre. Ano yung learning experience you're doing this? Parang will you still ano do this? Gagawa pa ba kayo ng mga movie na ganito after doing this? Or parang mag-stick kayo kung ano yung genre nyo po before, Direk Carlo? Thank you po for that wonderful question. ako naman kasi, even pa i-offer sa akin yung movie na to, in fact, after, even pa mag-Sinimalaya or matapos yung Sinimalaya Awards, nag-decide na din naman na talaga ako na after nung previous film ko, gusto ko rin mag-explore ng other genre. So I made 3 films kasi, parang hindi naman sa tama na, gusto ko din lumabas sa aking comfort zone to explore kung ano pa yung mga pwede kong matutunan or kung ano yung mga kailangan ko pang
ipag-grow bilang isang filmmaker. So gusto ko rin magkwento ng gusto ko rin matry talaga na magkwento ng mga kwento with a genre like this. And baka hindi lang ito, baka ibang other genres baka i-explore ko din naman given the chance. So uulitin ko pa ba 'to? Kung may magpapaulit, okay din naman. Okay lang din naman sa akin kasi parang enjoy din naman ano ba siguro depende sa makatrabaho, depende pa rin sa kwento. Ganun, mas ano ako dun sa mga taong makakatrabaho. Siguro kasi dahil hindi ko naman talaga siya genre, I think it's very essential na yung mga katrabaho kong team are very supportive and very cooperative. Otherwise, baka hindi ko naman kayanin kung hindi nila ako ano, alam mo yun, tinutulungan para ma-pull up yung mga ano natin, mga vision natin. Direct yung learning experience mo doing this? Ang learning experience ko doing this is medyo nawalan ako ng inhibition doing daring scenes like that. So I realized na ay pwede naman pala, kaya ko naman pala. In fact, parang feeling ko sumobra. nakikita ko yung trailer nung mag-edit kami. Ay, parang mas grabe pa to kaysa mga napapanood nating existing Viva Max films, ha. So ano na, yun naman, na-discover ko, natutunan ko na kaya ko naman pala siyang gawin. And masaya siya. Good luck, Direk. Bahala na yung ano, yung mga manonood yung ma-judge kung ano, kung gagawa pa kayo ng ganito or hindi, 'di ba? After na the success of the film. Yeah. Pag nag number one to, malamang gagawa kayo ng panibago, 'di ba? Yeah. Yung second question ko is for the cast members. Parang pinakita sa trailer na they are willing to do ano yung mga grabe para lang kumita, para makakota, parang ganun. Kayo ba if you have yung ganung klase na trabaho, gagawin niyo rin ba yung ganung bagay para mas madali kayong makabenta nung unit as a salesperson, or lalaban kayo ng patas para hindi rin unfair sa iba, parang ganun. Ano yung inyo lang pong learning experience or yung natutunan niyo dito sa paggawa ng pelikulang ganito? To all the cast, siguro kay Alvaro muna. Ayun po sa akin, gaya nga po na sinabi nila Miss Pino at saka ni Rob, kung may paraan po tayo na gumawa ng ibang trabaho, kakayahan, gawin po natin. Kumbaga, parang depende na rin po sa takbo ng buhay yun, sa status nyo. Kung talagang kailangan nyo pong gawin yun, gagawin nyo po siguro para sa pamilya nyo. Ayun po. How about, Queen? Sa akin naman po, kung ako yung nasa ganun sitwasyon, I guess hindi rin. Kasi from what I've learned sa sarili ko during the pandemic, sa past year, na kaya ko naman, I'm very resourceful. Kaya ko naman kumita ng pera kahit ba, bit by bit in some other ways. So, ayun nga po, hanggat may paraan naman na hindi pa aabot sa ganun, kakayaan, gagawin. Pero like I've said, mahirap po talagang mag-judge sa mga sitwasyon ng iba. Lalo pa yung mga tao na mabababa yung self-esteem issues, yung mga hindi nila alam na kaya pa pala nalang i-push yung sarili nila, pero bumabagsak sila sa ganung gawain. So, nasa gray area talaga. How about Rob? Sa akin po, hindi rin po. Kasi katulad din naman ng mga sinabi nila, may ibang paraan pa rin naman. Halimbawa na katulad na sinabi ni Queen, meron ka pa palang ibang bagay na kaya mo pang gawin na hindi mo alam. Na dapat na wag na sana humantong pa sa ganun na sitwasyon katulad ng itong sa showroom. Rob, last question is to you. Tanong ko lang kung sa dami-dami ng mga sexy film na ginawa mo, narinig namin nasa 4 million plus na pala yung subscriber mo sa TikTok. Mas dumami ba? Ano yung ano lang yung sa Facebook, mas dumami ba yung mga followers mo? Or mas maraming nakaka-appreciate sa'yo or maraming nagbabash? And ano yung pinakamatinding bash that you encounter after you do yung mga ganitong klaseng move? So far naman po, kasi bago talaga ako mag-start,
Natutuwa nga ako eh sa mga ano, sa mga followers and fans ko kasi kahit nalipat na ako ng ibang linya ng trabaho, nandun pa rin sila sa akin para suportahan ako. And regarding naman sa bashing, ano naman, may mga ibang nagsasabi na ano nga daw, tawag dito, sanay na daw ba akong maglabas ng ganyan, na may mga indecent proposal, oo, di naman mawawala yun, pero nakahandle ko naman siya kahit pa paano. And ano na ako dyan, tawag dito, expert. Expert na. Ano na ako dyan? Wala na akong pakialam sa mga sasabihin nila. Basta ako ginagawa ko yung trabaho ko. At nakikinood lang kayo. Nakikinood lang ha, mag-re-react pa, di ba? Pero congratulations to all of you. Good luck to you. Thank you po. God bless. Thank you. Thank you po. Thank you, Sir Alan. Thank you so much. Well, iniimbitahan po namin kayo na manood ng showroom this coming November 11 na po sa Viva Max. Atin to. Thank you. How about Rob? Hi everyone! Iniimbitahan po namin kayo manood ng showroom this November 11, directed by Direct Carlo Obispo. So, ang mga makakasama po namin dito, me, myself, Rob Ginto, Queen Carillo, Kit Toms, Emilio Garcia, and many more. And also AJ Oteiza. Alvaro, sorry. Ayan pa. Thank you, Rob. Quinn. Everyone, ini-invite ko po kayo manood ng showroom world premiere na po sa November 11 sa Viva Max. Of course, atin to. And Viva Max Plus sa November 7 para po mas maaga niyo pong mapanood kung super excited na kayo. So this is directed by Direk Carlo Obispo, ang award-winning director po namin from Himalaya and many, many awards. Of course, kasama po dyan yours truly, Queen Carillo, Rob Ginto, Kit Thompson, Emilio Garcia, and of course, Alvaro Oteiza. Abangan niyo po yan. Thank you, Queen. And of course, Direk Carlo. Abangan po natin. Showroom, malapit na malapit na. Marami po kayong aabangan dito and marami mga exciting things na ma-enjoy ninyo at magiging memorable movie experience ninyo. So, mark na yung calendar nyo and panoorin natin lahat November 7 and November 11.